Gia Morado, binabad na. All set, pinasok siya. Rosa Maria, dismayado. Denso, worst game so far. Jaja, di natitibag sa rankings. Pero okay, nag-aviyad sa kalimutang mag-subscribe, take notification bell para may update kayo dito sa ating channel. Mixed emotions ang naramdaman ng mga Pinoy fans ngayon para kay Gia De Guzman na patuloy na lumalaban sa Japan V-League. Mixed emotions dahil magkahalong tuwa at lungkot ang nararamdaman ng mga fans ngayon. Tuwa dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa season na ito, binabad na si Gia na halos every set ay pinapasok na siya at ginagawang setter ng koponan. Ngunit lungkot dahil di naging maganda ang resulta ng laban ng kanyang koponang Denso ADBs kontra sa powerhouse Hisamitsu Springs matapos silang yumuko sa loob ng 3 straight sets sa mga score na 17-25, 17-25 at 12-25. Ito na sana ang break na inaasam-asam ni Gia para sa kanyang team pero di na uwi sa magandang resulta matapos na makarne sila ng Hisamitsu. Well yes, Hisamitsu yan, malakas na team pero natapatan nga nila ang JT na mas di hamak na malakas kaysa sa Hisamitsu. Pero anyari sa kanilang performance ngayon? Nawala ng reception at depensa ang Denso na napakapambihira mangyari sa kanila. Malayong-malayo talaga sa kanilang mga nakaraang laro. Sabayan pa na tila off ang mga spikers nito kaya di makapatay ng bola. Tulad na lamang ng kanilang main gunner na si Rosa Maria na kagagaling lamang sa mamaw na performance versus Aaron Mari. Pero ngayon ay tila off matapos na magdala lamang ng 9 points. Napakababa para sa Brazilian import ang puntos na ito, even mas mababa pa ito sa kanyang debut game noon coming off the bench. Dahil dito makikita sa mukha ng import na medyo frustrated siya sa kanyang laro at sa kanyang kakampi. Dito naman nagkakaroon ng tsansa na may pasok si Gia at mababad sa laro dahil na pinapalitan niya si Rosa Maria sa isang double sub pattern ng kanilang coach. Pagpasok ni Gia, gumagawa agad ito ng instant impact sa court even having a better connection with their spikers, Minami and Yamashita. Ilang good sets ang binibigay ni Gia sa mga spikers ito na talaga namang mapapawaw ka pa rin sa former Creamline playmaker. Pagpatak ng last set, dito na mas nagkaroon ng playing time si Gia matapos na tila mag-relax na ang kanilang coaches dahil tila tanggap na nila ang pagkatalo kaya binabad na si Gia with the team. Nag-deliver naman ito ng kakayanan niya at ang mahalaga ang exposure na binigay sa kanya despite the loss. Tanging si Minami Nakamoto lamang ang naka-double digit sa kanilang koponan with 12 points samantalang sa kabilang side kinain ng Denso ng tambalang Saki Nakajima and Mackenzie Adams. Mamaw kasi sa opensa si Nakajima tallying 16 points samantalang ang American import ng Hisamitsu ay tila kinain ng buhayan Denso matapos na magtala ng 20 huge points from 14 attacks, 1 ace and 5 impressive blocks na malaking factor bakit di maka-atake ang Denso team. Siya talagang nag-shine sa buong laro being the best player and top scorer of the match. Samantala ang ating kababayan naman na si Jaja Santiago ay galing sa impressive game versus PFU Blue Cats tallying 8 kill blocks in a 4-set match. Dahil dyan, mas naging solido ang pwesto ni Jaja sa best attacker and blocker ranking with 0.96 average blocks per set and 57.7 attack efficiency na napakahirap na tibagin as of now. Patapos ang araw, unbeaten with 8-0 pa rin ang JT samantalang baba sa 8th rank ang Denso with 2-4 win-loss record. Babalik ang dalawang koponan sa November 25 as Denso will face Jaja's former team Agumedics at 11 a.m. while JT will face Aaron Mari the same day at 12:05 p.m. Philippine time. Sa Dura, thank you for supporting this channel. Please don't subscribe, hit the notification bell to be updated on my coming videos.